May I call on Ms. Yen Ocampo to talk about the diocesan process for the cause of Father George J. Willmann. May we call on Ms. Yen Ocampo. She is a member of the staff of Monsignor Quitorio. She is the head of the special projects of Father George J. Willmann SJ Foundation. Let's welcome Ms. Yen Ocampo. Good afternoon, everyone. Good afternoon, worthy state deputies. Good afternoon, Brother Knights, and to our KCFAPI family. Wait lang po natin yung PowerPoint. So I'm here to give some updates on the cause of Father Willmann. Let's have a recap. Last December 7, 2015, Father Willmann declared as a servant of God by Cardinal Tagle. Saan po ginawa to? Alam niyo po ba? Saan po? Okay, sa Manila Cathedral. Dapat po, Brother Knights, alam natin to, ha? Our postulator is no other than Monsignor Pedro C. Quitorio III, Vice Postulator Father Willmann Rosario, JCD. The Diocesan Tribunal for the Cause of Father Willmann is led by Monsignor Jeronimo Reyes. There are two commissions, historical and theological. For historical, we have Father Julius, Father Adolfo, Father Sander. While theological, we have Father Alexander, Father Enrico, and Sister Maria Amparo Santos. So kung meron po tayong Diocesan Tribunal for the Cause of Father Willmann, meron din po tayong National Executive Committee or NEC for the Cause of the Servant of God, Father George J. Willmann, SJ. We have Chief Justice Hilario G. Davide Jr. for Chairman, Vice Chairman Monsignor Quitorio, members Canon Lawyer Father Jerome Cruz, KCFAPI Chairman Arsenio Isidro G. Yap, KC Foundation's President Alonso L. Tan, Luzon North Deputy Justice Jose C. Reyes, Luzon South Deputy Ramoncito A. Ocampo, Visayas State Deputy Anthony P. Nazario, and Mindanao State Deputy Reynaldo C. Trinidad, and KCFAPI Executive Vice President Maria Teresa G. Curia. As of April 2016, we have an estimated 7,000 documents gathered. Ang ginawa po natin dito, dinisignate po natin sila by envelopes, so we have 100 to 173 envelopes with very vital documents of Father Willmann. Ito po yung mga naglalaman ng mga ipapadalang documents sa Vatican. Bukod pa po ito sa mga documents at mga dito yung mga gamit po na nakuha natin kay from the family of Monsignor Tantoco Jr. Yan po. Ito po yung iba sa kanila, yung very rare photos ni Father Willmann with Cardinal Sin nung patay po siya sa Manila Cathedral. Ayan po. First batch of witnesses nung March 18, 2016 was held at the Arsobispado. Malapit po ito sa Manila Council 1000. Ito po ay ginanap nung March 18, 2016. Ang mga nag-testify po for the heroic virtues of Father Willmann, si Father Jerome, Monsignor Norberto Coronel. Do you know Monsignor Norberto Coronel? He is the first chaplain of Pampanga, 84 years old. So, Brother Cornelio Kagurangan, Sister Carmen Flores, Brother Alfred Ocampo, Sister Lourdes Lulu Farol, and Brother Nonilon Alon. So, ang pansin lang po namin, no? Ako, as a researcher, pansin ko, kapag tinatanong kayo ano-ano yung mga organizations na involved si Father Willmann, ito lang po yung nasasagot natin, although madami po ito. Ang palagi po nating sinasabi, involved si Father Willmann sa CYO, Catholic Press, or The Cross Magazine, Colombian Squires, Daughters of Isabella, later organized under the name of Daughters of Mary Immaculate, Colombian Farmers Aid,
Knights of Columbus Fraternal Association, Knights of Columbus Philippine Foundations, Inc., and Fund for Poor Seminarians. This was merged with Christopher Foundation and later in 2000 became the Casey Father George J. Willmann Charities. Pero hindi pa po dito yon. Hindi lang po ito yung mga organizations na na-involve si Father Willmann. Ang tinatanong po madalas ng tribunal, ano pa yung mga activities outside the Knights of Columbus o outside the Intramuros? So ito po yung sum, yung iba sa mga naging involved si Father Willmann. Community Chess Foundation, Father Willmann became a member of the first board of directors along with Miss Irene Ellis Murphy, then United Nations Consultant on Social Welfare, and Hill J. Puyat as Vice Chairman po niya before. Involved din po siya sa Boys Town. No, Father George J. Willmann S.J. was one of the founders of an orphanage for the homeless, abandoned, forgotten, and voluntarily surrendered children, teenagers, and senior citizens. Involved din po siya sa National Secretariat for Social Action and Alay Kapwa. Alay Kapwa is one of the program ng National Secretariat for Social Action or NASA. Mamaya pong gabi magiging speaker niyo po yung kasalukuyang executive director nila. So ito pa po, involved din po si Father Willmann sa proposed finding aid for the Culion. Ito, yung mga records po na to ay nakatago sa Jesuit Archives. Ano po ba to? Ito yung island of Culion in northern Palawan, served as among the world's largest leprosariums since its establishment by the American-sponsored insular government in 1906. It was created mainly for the segregation of people affected by leprosy, given the absence of a cure for the disease. Ano ba yung naging involvement ni Father Willmann dito? Siya po ang may pangalawa sa pinakamaraming naiambag na dokumento para maipropose itong finding aid for the Culion. So meron po tayong figures dito. So si Father Willmann had 21 numbers of documents presented para sa finding aid for the Culion. Ang number one po with 71 number of documents is Father Hugh McNulty. Jesuits din po siya. So ayun po, kapag tinatanong po tayo ano-ano pa yung involvement ni Father Willmann outside the Knights of Columbus, pwede po natin sabihin tong apat na to. Okay, meron po kaming appeal sa inyo as per Monsignor Quitorio, as our postulator. Kailangan pa po natin ng mga tao na siyempre buhay pa na magte-testify sa heroic virtues ni Father Willmann. Tulungan niyo po sana kami na makakita. Look for somebody that knows Father Willmann who can give a personal testimonies that will prove and sufficiently justify the possible elevation of Father Willmann to the honors of the altar. So, katulad po ni Monsignor Norberto Coronel, 84, First Chaplain of Pampanga, nakuha po namin yung information kay Didi Virgilio Sanggalang. Andito po ba siya? Wala si Didi. Okay. Guys, can we have a big hand of applause for Brother Virgilio Sanggalang? Ayan. Alam nyo po, si Didi, nung Didi's meeting po yun eh, dito din po sa Manila Grant, na-invite po ako ni Justice. Doon ko lang po siya nakausap at sinabi niya sa akin yung information about Monsignor Norberto. Nahanap po natin siya sa Guagua, Pampanga. Hindi ko po talaga tinantanan yan. Hinahanap namin, ayan, with the help of Sir Ronnie, our executive director for the cause of Father Willmann. May go-signal po niya, hinanap natin siya, doon natin siya natagpuan, Guagua, Pampanga. So ibig sabihin, meron pa, kailangan lang po natin maghanap at hindi ko po kakayanin mag-isa yun kung kailangan ko po ng tulong niyo. Okay, number two, our appeal, look for records, manuscript, documents, photos, books, etc. Katulad po ng History of the Knights of Columbus in the Philippines by Francisco Tonog Banuat, PhD, Lit. Siya po yung kauna-unahang gumawa ng History of the Knights of Columbus bago po yung kay Ma'am Justina Ocampo. Yan. Meron na po tayong kopya niyan at kasalukuyan po siyang nire-review ni Monsignor Quitorio. Nakuha po natin niya, ang kumuha po ng copy nito si Brother Brother Virgilio Sanggalang. Wait lang po. Medyo nagkamali po ako dito. Si Brother Pete Paradero po ito. Brother Pete, where are you? Asa South pala si Brother Pete, sorry. Si Brother Pete po ito. Brother Pete Paradero.
Ayan, sa kanya ko naman po na kuha yung information na meron pa, meron pa palang buhay na kamag-anak sina ang si Dr. Francisco Tonog Banwa. So mula po sa kanya, siya na po yung nag-initiate na kumuha ng copy. Kaya lang, ang kailangan po sana natin, ang gusto natin makuha, is yung mismong book, kaya lang, nag-iisa na lang po yun. Kaya ang binigay na lang po na, na copy sa atin is pinasevox na lang po, which is malaking tulong pa din po sa atin yun. Okay, number three, our na third appeal, pray for the cause. Sa ating, mag-pray po tayo ng mga ano natin, mga gusto nating mangyari sa buhay, yung napaka-effective po niya. Very ano po siya sa akin. Sana, very, paano ko po, hindi ko maapuhap yung ano eh, yung explanation, pero answered prayer po ako kay Father Willmann. Sana kayo din po, just try it, kahit mga small things, you pray for him. Pray for the intercession of Father Willmann. And, hindi ko po alam kung bakit ko kinuha tong quotation na to, no? Gusto ko lang na may maipresent sa'yo for quotable quote ni Father Willmann. Pero napaka-timing po niya sa talk ni Justice Reyes. Ito po yung message niya sa 20th Foundation Anniversary of the Knights of Columbus, La Union, noong March 29, 1970. Sabi niya, in planning our personal and family lives, in our business and professional relations, in our civic and charitable works, and in our day-to-day dealings with our neighbor, whether at work or at pleasure, our Divine Savior can teach us how to deport ourselves as holy Christians, gentlemen. Dudugtungan ko lang po, holy Christians, gentlemen, and women. Ayun lang po, sana po matulungan po ninyo kami, malayo pa po itong lalakbayin ng cause na ito, at naniniwala po ako na sooner or later, maide-declare po siyang venerable sa tulong po ninyo. Maraming salamat po.